guys! Gagawa na naman tayo ng panibagong video today. Usap-usap na lang muna tayo kasi hindi ako nakagala today. So, mag-usap-usap na lang muna tayo. But before that, sa hindi pa pala nakasubscribe ng YouTube channel ko, SciCTV, please subscribe my YouTube channel, SciCTV, and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. So, ayan guys, day off ko today. Ganda ng outfit ko. Chai! Dito ako. Dito ako sa gitna ng gubat. Ay! Lag-lag. Ayan, dito ako. Ang dilim. Sa gitna ng gubat. Dito yung mga yung mga friend ko nag-antay sa akin. So, umupo lang ako dito. Lumayo ako kasi nagmumusic sila doon. So, dito ako sa malayo. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys, ang topic natin today guys, bilang isang OFW na may asawa na inaiwan sa Pilipinas, babae man at lalaki. So, ito tayo ngayon. Mostly kasi sa atin guys, pag nandito na yung mga asawa ninyo, nandito na, nandoon na yung mga asawa natin sa malayo, sa ibang lugar, kadalasan, pag alis nila, hindi sila, in good term pa sila, kumbaga, kasama natin sila sa mga pangarap natin na, ganyan, pag nandoon na ako, ganyan, di ba? Naranasan nyo rin na nakarelate kayo dyan, nakarelate kayo ng mga salita ng ganyan. Sabay kayong nangarap na tuparin yung mga pangarap, kasama yung mga anak, kasama yung mga pamilya. But, yung mga pangarap na yan, bigla na lang nawala. So, di ba? So, ayun tayo. Ang likod ko. So, ayun tayo, guys. Mostly kasi, guys, na-experience ko talaga dito sa mga friend ko is nag-aaway sila. Pag alis nila sa Pilipinas, is in good terms sila ng asawa nila, yung mga anak nila. So, bigla na lang nag-away-away kasi kung si babae nandito sa ibang bansa, si lalaki nandoon sa ibang bansa, hindi talaga natin maiwasan yung mga away-away, yung mga silos. Yun, ito tayo. So, in terms of silos, guys, kasi mostly, yun si yung mga lalaki kasi, di ba kadalasan, nag-communicate tayo sa asawa natin na doon sa ibang bansa. Kayong mga lalaki dyan sa Pilipinas, kayong mga asawa na naiwan dyan, pag hindi naka-message yung asawa nyo, huwag kayong mag-isip na kung ano-ano. Hindi kami pumunta ng ibang bansa para lumandi. Tandaan nyo yan, hindi kami pumunta ng ibang bansa para lumandi. Kung nandito lang kayo, tandaan nyo yan. Kung nandito lang kayo, kung alam nyo lang ang hirap namin dito, makapaghawak lang, bless lang ako kasi makahawak ako ng cellphone dito sa bahay. Nung una, bawal talaga, sinabi ng amo ko na, bawal talaga ako mag-cellphone pag nasa trabaho ako. Pero, in limit naman na alam ko naman yung limit ko kung kailan ako magse-cellphone, 'di ba? Nakapag-YouTube na nga ako eh. Dati sabi talaga ng amo ko na hindi ako makapag-YouTube. So ayun tayo. Yung mga asawa na nandiyan sa Pilipinas, pag hindi agad naka-reply yung mga asawa ninyo, isipin niyo na agad, madumi na ng isipan ninyo, sino kayang ka-text nito, online siya pero hindi ako tinetext. Alam niyo yung ganyan? Kasi my friend ako dito, nag-aaway sila. Nag-online daw yung asawa niya dito sa Hong Kong. But hindi daw nag-chat-chat sa kanya. Alam niyo ba yung guys, yung tumingin ka lang sa Facebook mo, biglang nag-online yan. Tumingin ka lang sa Facebook mo, biglang nag-online yan si Messenger. So nakita yan na asawa, nag-online yung asawa niya dito, hindi siya chinachat. So iniisip na niya sinong chinachat, but hindi siya chinachat. Guys, huwag kayong mag-isip ng ganyan na ilalagay niyo sa kukote na nag-online siya pero hindi ka chinachat. Guys, hindi lumalandi ang mga babae dito, mga asawa nyo, nagtatrabaho. Isipin nyo yan. Siguro nag-scan lang yan sa Facebook ninyo, Facebook nila, biglang na nag-online. Tos, ayun pa, yung si asawa,
kailangan talaga niya ng prueba na busy talaga siya nung time na yon. Buti na lang yung asawa niya nandito na pinaligo pala niyo nung time niyo ng alaga niya. Pinaligo niya tapos nagvi-video siya ng nag-alaga niya na naliligo. Ayun, may privacy yan na nagpaligo siya ng alaga niya on that time na nag-online, pero wala siyang kachat nung time. Sinisin talaga niya sa asawa na to prove na nag-online talaga siya on that time, pero wala siyang kachat, nagpaligo siya sa alaga niya. Ito talaga yun ang cause, guys. Cause ng away talaga. Marumi yung isip niyo, marumi ang isip ng asawa kasi hindi siya chinachat, nag-online pero hindi siya chinachat. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Yan ang simula ng gulo ng niyo. Yun talaga ang simula sa pagsira ng ninyo, samahan niyo at communication niyo ng asawa niyo. Isipin niyo na lang na nandito kami para nagpakahirap, hindi lang sa sarili namin kundi para sa lahat. Nandito para sa pangarap ng lahat ng pamilya ng asawa, di ba? So ayun. Tips ko sa inyo, guys, huwag kayong magmadaling mag-isip ng ganyan. Huwag ninyong lagyan ng kahulugan kung ano man yung nasa isip nyo. Kasi isa yan sa nakakasira ng relasyon. Yung mga asawa na masyadong mapagmataas mag-isip, yun bang parang si Google ang isipan? Parang nandun siya, nag-online siya, sinong kachat niyang ganyan? Mindset, guys, mindset. Pumunta dito yung... lumayo yung pamilya ninyo para sa pamilya, hindi para lumandi. Siguro may mga tao na may mga tao na lumalandi. Alam nyo na yun, may rason kayo na magalit siguro kung may pweba kayo. Kung dyan pa sa Pilipinas yung mga asawa ninyo na naglandi na talaga. So ayun, tips ko sa inyo, huwag kayong mag-overthink. Alam niyo 'yon, yung overthink minsan nakakasira ng nakakasira ng damdamin, nakakasira ng utak ng tao, nakakasira ng relasyon. Lahat nakakasira 'yan. So tips ko sa inyo, huwag kayong mag-overthink and then mindset talaga. Hindi pumunta yung mga asawa ninyo sa ibang bansa para lumandi. Pumunta sa ibang bansa para nagpakahirap, para matupad, sabay ninyong matupad ang mga pangarap ninyo. Bilang isang OFW, ang hirap, guys. Ang hirap bilang isang OFW na lumayo sa pamilya namin. Pero mas ginawa naming lumayo para lang sa lahat, diba? Para sa pamilya. Hindi yung iniisip ninyo na busy dito kasi naglalandi ng iba. Busy sa trabaho. Yan ang mindset niyo. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano pa man. So, in that case, maraming mga family na na-broken talaga. Sa pag-alis ko doon sa Pilipinas, maraming nagsasabi sa akin na okay lang ba daw na lumayo ako. Kasi marami kasing nakikita sila na nasisira talaga ang pamilya pag mag-abroad. Depende na yan sa inyo, guys. Depende na yan sa atin kung paano natin gagampanan natin ang mga roles natin sa isa't isa bilang asawa or bilang asawa, si babae at sa lalaki. Roles na natin yan kung paano natin gampanan ang roles natin sa mundong ito bilang isang asawa or babae man o lalaki. Roles na natin yan. Kung hayaan nyo, ito ha, kung mag-away kayo 1 to 3 days, huwag niyong hayaan mag-aabot ng 1 week yan. Kasi pag itaas niyo yan ang pride, yan talaga ang yan ang una talagang sisira sa relasyon ninyo. So, kung pwede pang ma-patch up niyo yan in very soon, kailangan niyo i-patch up niyo yan. Kailangan may magpakumbaba sa inyo kahit isa man lang sa inyo. Kung galit yung isa, huwag ka munang magalit ngayon. Hayaan mo munang magalit siya ngayon. Hayaan mo munang humupa yung galit niya sa iyo or what. May mga dahilan na pwede kayong maayos ulit. Pero antayin niyo niya. Huwag niyo hintayin ng mahabang panahon. I-patch up niyo niya na hanggat maaga pa, kasi pag lumala yung sitwasyon, kung aabot pa yun ng ilang araw, hindi na talaga yan masusolve. So marami din, kung may problema kayo, huwag niyong isabi sa mga kaibigan niyo or sa mga kapitbahay niyo lalong lumala ang sitwasyon, kasi may mga kaibigan lang tayo na makikinig, pero iparating nila yan sa iba. So yung punto mo na tama, mali na ang pakikinig sa iba, mali na. So
pwede pa sanang maano, pwede pa sanang maisalba yung relasyon ninyo, pero hindi na kasi marami nang nakiano, marami nang nakisaw-saw. So huwag niyong ipagsabi kahit kanino man 'yan. So dumaan yung kaibigan ko. Huwag niyong ipagsabi nang kahit kanino kasi makasisira 'yan ang relasyon ninyo, 'di ba? So ayun, kayong mga asawa na nandiyan sa Pilipinas, mindset naman kayo, oy guys. Ha, mindset kayo, huwag kayong dirty minded sa mga ano, sa mga asawa nyo. Kung sa akin lang dito sa ano, kung sa akin lang dito sa bansang to, pwede sigurong may time siguro na lumandi ka. It depends naman sa inyo 'yan. Pero sa akin, wala talaga akong time. Busy ako sa YouTube ko. Kung mabibisi man ako, makatawag ako ng family ko 1 hour to 2 hours. Tamang-tama na 'yan. Alam na nila kung ano ang ginagawa ko. Magmo-movie ako, manonood lang ako ng movie, ayun lang. Tapos busy talaga ako sa YT ko. May mga tao na hindi naman lahat. May mga tao na gumala kahit saan-saan para mapawi lang yung kalungkutan nila, or parang pastime lang nila na mag-hiking dito. Iba-iba kaming strategy dito para lang mawala yung lungkot namin, yung pagka-miss namin sa family namin. Pero yung punto na lumalandi kami para maibsan yung pagka-miss namin sa family, yun. Wala sa akin yan. It depends yan sa babae or sa lalaki. Kung lumandi ka para maibsan yung lungkot mo nandoon sa'yo na yan. Pero kayong nandiyan sa Pilipinas, alam nyo naman na alam nyo naman kung hanggat saan ang tiwala nyo sa mga asawa no na lumayo sa inyo. So kayo mismo alam nyo na kung dapat ka bang magsiselo sa asawa mo, or may nakita ka na dati na may nangyari na dati diyan sa Pilipinas. So parang may rason ka, pero siguro give chance naman kasi dito sa bansang to, busy talaga dito guys. Ma-free lang talaga kami every Sunday tulad ngayon. So every Sunday lumabas ako. Dito lang ako sa park malapit sa amin. Wala na nga akong time maggumala sa mga mall kasi wala akong vaccine. So buti na lang wala akong vaccine, wala akong gastos mag-mall. So ayun. So ito lang talaga ang matitips ko sa inyo guys na sa mga asawa, babae at lalaki nandiyan sa Pilipinas. Mindset lang kayo, mindset lang tayo. Isipin nyo na pumunta yung mga asawa nyo lumayo para sa pamilya, hindi para lumandi. Ayun. So ayun ang tips natin today. So mindset kayo, huwag ninyong isipin na yung mga ganyan kasi masisira ang pamilya ninyo, masisira talaga, kawawa yung mga bata. So ayun, tips natin today guys, bilang isang OFW, mindset talaga, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano para sa mga asawa nyo. So ayun guys, ang tips natin today bilang isang OFW, mga lalaki at babae, mindset, huwag masyadong overthink, okay? So today's videos was end, sana makakuha kayo ng aral sa mga nandyan sa Pilipinas na naiwan ng mga asawa. Thank you sa pakikinig pala sa lahat. Today's videos was end. Don't forget to subscribe my channel, Sisi TV, and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. Thank you for watching. Bye-bye!